Minsan mo na bang pinangarap na mag-ala superhero na kayang makita o marating ang hinaharap na panahon? O di kaya na may isa kang fanatic ng mga sikat na philosophers o manghuhula kagaya ni Nostradamus na mayroong mga prediksyon sa panahong kasalukuyan na tinaharap? Ipagpalagay natin na pareho kang superhero at magaling na manghuhula. Nagising ka isang araw sa taong 2100 at kasabay sa pagmulat ng iyong mga mata't diwa, nasaksihan mo ang lahat ng mga kaganapan sa panahong iyon. May mga kakaiba ba o misteryosong pagbabago kaya ang mundo sa panahong iyon? Mahigit 4,000 years na ang nakalipas simula nung magkaroon ng iba't ibang ideya o mga premonisyon ng mga tao tungkol sa future ng ating buhay at ng buong mundo. At ngayong moderno na ang ating panahon, karamihan na sa atin ang mas pina-level up pa ang mga imagination at pag-aasam na marating ang hinaharap sa darating na 100, 1,000, 1,000,000 at maging 1 bilyong taon pa. Sa iyong palagay, posible ba itong magawa ng isang ordinaryong tao sa pamamagitan ng tulong lamang ng science at technology? Ganoon pa rin kaya ang hugis, kulay at anyo ng planetang Earth kahit ito pa ay bilyong taon na? May mga madidiscover ba tayong hindi ka panipaniwala kagaya ng mga aliens at iba pang creatures? O lahat ng mga ito ay hindi mangyayari dahil tuluyan ng malulusaw sa kalawakan ang buong planetang Earth kasama na ang living creatures ito? Alam kong nasasabi ka ng malaman ng mga kasagutan, ngunit bago namin nilahad ang lahat ng mga kasagutan, huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button sa channel na ito para sa iba pang mga istorya ng kababalaghan, hiwaga at misteryo. Magsimula tayo sa panahong kasalukuyan. Marahil alam na ng marami sa atin ang tungkol sa mga historical events na nangyari na sa ating planeta. Ayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa, ang mga ito ay maaaring makapagdulot ng direktang epekto sa future ng ating planeta at kung ano-ano ang mga ito. Magbalik-tanaw muna tayo noong year 1986. April 26, 1986. Ginimbalang napakalakas sa pagsabog ang sentro ng lungsod sa Utopia, Ukraine. Ang pagsabog ng Chernobyl Nuclear Reactor No. 4 ay nagdulot ng mapaminsalang trahedya sa sangkatauhan kat ang radiation na dulot ito ay posibleng hindi makapagbigay ng buhay sa kahit na sinuman na maaaring umabot hanggang 22,000 years o yan pa. Kasunod dito, kapag umabot naman sa 50,000 years old ang Earth, padaragdagan ng 1 segundo kada araw pagkat ang pag-ikot ng ating mundo ay mas pabagal pa kaysa sa taong kasalukuyan. Kapag nangyari ito, magkakaroon ng malawakang adjustment ang mga tao pagdating sa mga relo at orasan. Mula sa pagbabago sa takbo ng orasan, dumako naman tayo sa 100 years old na Earth. Sa panahon namang ito, magkakaroon umano ng pagbabago sa pagkakaayos ng mga bituin sa universe. Ito'y dahil umano'y ang ating planetang Earth ay magre-revolve ng mas malayo pa sa solar system. At hindi lang iyon, sa taong ding ito, ang planetang Mars ay magiging ganap na teleformed at maaari mo na rin makita ang mga bituin nila roon. Isang kagimbal-gimbal naman na pangyayari ang magaganap sa Earth sa panahon na ito'y maging 500,000 years old. Pinaniniwala ang tatamaan ng napakalaking asteroid ang ating mundo. Ang asteroid na ito ay may laking 1 kilometrong lapad at makapagdudulot ng crater na aabot sa 400 kilometer wide. Kaya dahil dito, marami ang mahihirapang huminga at mamatay dahil sa mga pagsabog at pagkasunog sa ating planeta.
Kaakibat ng mga pagsabog na ito, sa loob naman ng ika 1 million years ng ating planeta, magkakaroon umano ng maanawakang explosion ng volcanoes na may higit 3,000 cubic kilometer na magma. Ang ganitong explosion ay maihahamin sa tinatawag na Toba Supereruption. Ang Toba Supereruption ay kayang wasakin ng buong universe sa isang iglap lamang. At ayon sa mga scientist, nasa 3,000 to 10,000 katao lamang ang inaasahang magsusurvive sa pagsabog na ito. At ang isa pang mahalagang event sa panahong 1 million, ayon sa teoryang Kardashev Scale, magkakaroon umano ng Type 3 civilization sa ating mundo. Ang klase ng civilization na ito ay kayang ipossess ang lahat ng energy sa universe. Ibig sabihin, makakaya nitong pagsamasamahin at palakasin ang overall energy ng mga bituin sa universe. Alam niyo ba na dahil sa pagiging natural na mapag-eksperimento at curious ng tao sa planetang Mars, pinangangambahan ng mga scientist na sa mga susunod na dekada ay magiging isa itong problema. Ito'y dahil umano'y sa ika-50 million years ng Earth, ang rotation ng Mars ay dodoble at mananatili sa Martian atmosphere. Dahil dito, magkakaroon ng ring ang Mars kagaya sa itsura ng Saturn, ngunit ito hindi magtatagal at kalaunay maglalawin. Sa oras naman na umabot ang Earth sa edad na 100 million years old, ang lahat ng mga bato sa ring ng planet Saturn ay maaaring higupin o di kaya itapon palabas ng solar system. Kung sakasakaling maganap ito, magmumukhang comet ring ang planetang ito. Ayon naman sa science, ang mga dinosaur daw ay pinaniniwala ang nagsimula sa Pangaea, na higit 240 million years na ang nagdaan. Ito ay katumbas ng isang galactic orbit o ang isang kompletong rotation ng solar system sa center part nito na inaasahang magaganap sa ika-240 million years ng ating planeta. Isang napakalaki at buong kalupaan naman raw ang mabubuo sa oras na tumuntong na ang Earth sa edad na 250 million. Ayon sa mga scientist, ang event na ito ay tatawaging Pangaea Ultima na may possibility na aabot hanggang sa ika-500 million years ng Earth. At pagsapit ng taong ito, unti-unti namang magkakaroon ng malawakang extension sa mga living creatures sa mundo. Tunay na napakagandang pagmasdan sa kalangitan ang mga bituin. Ngunit sa oras na ito'y mamatay, magkakaroon ng pagsabog ng gas nito sa universe na siyang tinatawag na supernova. Ang supernova ay magpuproduce ng mga malalaking beam of radiation na siya namang tinatawag na gamma ray bursts or GRBs. Ang GRBs ay siyang pinaniniwala ang pinakamaliwanag at pinakamainit na beam ng radiation na maaaring maganap sa universe. Kapag umabot sa 500 million years ang planetang Earth, posibleng ang GRBs ay maganap sa loob ng 6,500 light years sa ating mundo at isang nag-aapoy na light rays sa layong 6,500 light years ang siyang magkukos ng destruction sa kalahati ng Earth's ozone layer. At sa loob lamang umano ng 30 segundo, isang malawakang extinction ng mga animals sa parehong land and sea areas ang magaganap. Para sa isang planeta, napakahalaga na mayroon itong mga gaseous elements gaya ng oxygen, helium at carbon dioxide. Ngunit nakakalungkot isipin na sa pagsapit umano ng ika-800 million years ng planetang Earth, ang carbon dioxide levels sa ating mundo ay bababa. Kapag nangyari ito, ang anumang klase ng halaman ay hindi na makakapag-produce ng flower o bunga dahil wala na ring photosynthesis na mangyayari. Unti-unting mamamatay ang mga halaman na siyang pinagkukunan nating mga tao at hayop ng oxygen. Ibig sabihin, unti-unti na ring mamamatay ang mga tao at hayop dahil sa pagkaubos ng air supply. Ang resulta, ang Earth ay magmumukhang abandonadong planeta na walang kahit na anong signs of light na mababakas doon. Noong year 1977, nag-launch ang NASA ng dalawang satellite, ang Voyager 1 at Voyager 2. Napagalaman na ang dalawang satellites na ito ay parehong nagdadala ng golden records na may kasamang cartridge.
Ang record na ito ay naglalaman ng 150 na pictures ng Earth at 55 naman na readings sa different languages. Isang tanyag at nakaka-inspire na kanta ni Blind Willie Johnson ang kasama sa natukoy na golden record. Track number 26, Dark Was the Night, ang title ng kanta. At ito ang isa sa mga natatanging musika na gawa ng tao na napasama sa madilim at napakalayong journey mula sa kalawakan. Ang golden record sa mga asul na satellite ang siyang tutukoy sa ating mga tao. Habang ito'y malayang naglalakbay sa universe, ang sinumang taga-ibang planeta o aliens na tinatawag na siyang makakakita o makakadiscover nito, tanging boses ni Blind Willie Johnson ang maririnig nila at kasama ng iba pang musika sa golden record. Ang mga ito ang magsisilbing evidence of human life existence sa ating mundo. Ito ay sapagkat ang ating pinakamamahal na planetang Earth sa ganap na ika-1 billion years nito sa buong kalawakan ay maglalaho na lamang. At tanging ang mga golden record sa satellite ng Voyager 1 at Voyager 2 ay posibleng siya na lamang natirang bagay na magpapalutang-lutang sa kawalan ng napakalayo at napakadilim na lugar sa universe. Ang golden records ay mananatili lamang doon, nakalutang, nakakubli, at natatakpan ng kadiliman sa universe. May inaantay na lamang matagpuan ng kung sino man. Ito ay ang part 1 pa lamang ng Earth at its 1 billion years. At para malaman ang part 2 ng storyang ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel na ito para manatiling updated sa mga bagong kwento na aming itatampok para sa inyo. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong taus-pusong panonood at pagsuporta sa aming YouTube channel para sa mga unlimited na kwentuhang kababalaghan, hiwaga at misteryo.